Gandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo ngayon? Buti naman. Sige, ako nga pala si Brother Jello Paragas at isa akong De La Salle brother. At sa umagang ito, meron tayong pag-uusapan. Ayos ba yun? Opa. Okay. Ngayong Disyembre, merong isang mahalagang pangyayari na mangyayari ngayong buwan. At tingnan niya natin, ano ba yung mga mahalagang pangyayari o mahalagang pangyayari ang mangyayari ngayong Disyembre? Pasko po, brother. Tama, Pasko. At ano naman ang inyo naiisip sa tuwing naririnig ninyo yung salitang Pasko? Ngayong Pasko, gusto ko kumain. Okay, gusto mo kumain, Gary. Tama yun, kasi ang sarap naman talaga kumain pag Pasko. Diba? Merong, ano ba mga nakakain natin? Merong ham. Ano pa? Keso, lechon. Okay, marami yan. Sige. Kaya, ngayong umaga, pag-uusapan natin ang tunay na kahalagahan ng Pasko. Bakit nga ba natin ito ipinagdiriwang? Dahil po, dito na ipinanganak si Kristo. Okay, Rafi, tama yun. Kaya tayo nagdidiwang ng Pasko dahil higit sa lahat, syempre, pinagdiriwang natin ang kaarawan or birthday ni no? Kristo. Ni Kristo. Okay, magaling. Sige. Sa pag-uusap natin ngayong umaga, tingnan niya natin, naaalala ba ninyo ang kwentong ito? Opo, brother. Okay, naaalala ninyo. Sige, pag-uusapan natin ito ngayon. Titingnan natin, babalikan natin yung kwento ng dalawang mag-asawa. Si Maria o si Mary at si Jose. O ano nga English na Jose? Joseph. Joseph. Magaling. Sige. Simulan natin ang kwento sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa kwento ni Maria. Ano napapansin ninyo sa mukha ni Maria? Ano reaksyon niya? Nagulat? Ano pa? Magaling. Parang may takot. Napansin ninyo? Kasi sa puntong ito, dito bigla nagpakita yung anghel sa kanya. Isang dalaga, dalaga noon si Maria, bigla nagpakita yung anghel sa kanya. So kung kayo, halimbawa, pakitaan kayo ng anghel, ano magiging reaksyon ninyo? Magugulat. Tama, ano? Syempre magugulat kayo. At binati siya ng anghel. Sabi sa kanya, oh Maria, ikaw ay magdadalang tao o magbubuntis o magkakaanak. Kasi siyempre si Maria, nagulat siya. Sabi niya, ah, paano yun? E dalaga ako. Pero, maski siya'y nagulat, maski siya'y nagtakot o natakot, siya'y nagtiwala sa Diyos. Siya o tinanggap niya ang hamon upang maging ina ng ipapanganak o nagbe-birthday ngayong Disyembre. Sino nga yun? Kristo. Si Kristo. Kaya naman, pumayag na siya na pakasalan si Jose, kanyang asawa. At ang mag-asawang ito ay nagpunta sa Bethlehem. Ang Bethlehem ay isang napakaliit lamang na bayan sa bansa na tinatawag na Israel. Alam niyo ba kung saan ang Israel? Narinig niyo na ba? Ito ay nasa lugar na tinatawag natin na Middle East o gitnang Asia. So, nandito yung mga disyerto. Nandoon ang Bethlehem sa loob ng bansa Israel. Sila'y naglakbay. Ngunit, sa kanilang paglalakbay upang maghanap kung saan pwede manganak si Maria, sila ay nahirapan. Bakit? Kasi walang gustong tumanggap sa kanila. So, buntis si Maria noon, dala-dala niya yung bata sa tiyan niya at kumakatok sila. Nakatok si Jose, patuloyin niyo po kami. Wala. Walang gustong tumanggap sa kanila. Kaya, ang nangyari, sila ay nauwi sa isang sabsaban. Alam niyo ba kung ano yung sabsaban? Hindi. Ang sabsaban, dito natin pinapakain yung mga hayop. No, halimbawa, magbigay nga kayo ng hayop na matatagpuan sa isang bukid o farm. Baka. Tama yun, Kimi. Baka. Ano pa? Kabayo. Kabayo. Tama yun, Gary. So dito, sa sabsaban, dito pinapakain ang mga
hayop na kadalasan makikita sa bukid. At doon, ipinanganak sa sabsaban o tinatawag natin na manger si Jesus. Nang pinanganak si Jesus sa sabsaban, ang batang si Jesus, merong mga dumalaw sa kanya. Di ba ganun naman pagkabagong panganak yung sanggol? Di ba dinadalaw yon? Si Jesus ay dinalaw ng mga shepherds o mga pastol. Alam niyo ba ginagawa ng pastol? Sila yung nag-aalaga sa mga hayop. Di ba, Kimi? O tama, yun, magaling. Sila yung nag-aalaga sa mga hayop. So, dumalaw sila kay Jesus kasama ng mga tinatawag natin na pantas o yung mga matatalino, mga scholar, mga nag-a-advise kalimitan sa hari. At sa kanilang pagdalaw sa sabsaban, sila ay sinabihan ng anghel. Pumunta kayo doon sa sabsaban kung saan sisinaga ng between o ng star. Sapagkat, sino nga ang pinanganak? Si Kristo. Na sinasabi natin na tagapagligtas. At doon, nagbigay sila ng regalo. Nag-alay ng regalo ang mga pantas. Nagbigay sila ng tatlong regalo. At sila ay sumamba at nagbigay galang sa bagong panganak na tagapagligtas natin na si Jesus. Sige. Ngayon naman, tatanungin ko kayo, ha? Sige. Sa kwentong ito, ano sa tingin ninyo ang tunay na kahalagahan ng Pasko? Kung mahal natin si Diyos, okay, dapat natin Diyos, pagkatiwalaan sa lahat ng ginagawa natin. Okay, magandang sagot yun, Franco. Kung mahal natin ang Diyos, dapat pagkatiwalaan natin siya sa mga ginagawa natin. Okay? At maaari ninyong simulan ito sa inyong pamilya. Hindi ba? Okay, sige. Sa mga, ngayon naman, tatanungin ko kayo. Di ba meron kayong mga iPad? Tama ba? Sige. Anong paborito ninyong laruin sa iPad? Real Classics po. Okay. Ito ay isang adventure game, tama ba? Opo. Okay, magaling. Sige. Ano naman ang, bukod sa inyong iPad, ano naman ang hilig ninyong ginagawa ng sama-sama ng, sa inyong pamilya? Nag-golf po kami. Nag-golf kayo ng sama-sama? Opo. At natutuwa ka ba doon? Opo. Okay, Gary. So, pag-golf ng sama-sama. Magaling. Okay, mabalik tayo sa iPad. Meron akong dinownload na isang app maaari ninyong sama-samang gawin ng inyong pamilya. Ang tawag dito ay nativity scene o ito yung kung ano yung nangyari nung ipinanganak si Jesus. Okay. Pwede niyo itong laruin. Sino sa inyo ang merong mas batang kapatid? Okay. Sino naman dito ang may nakababatang pinsan? Ayan. Sige. So, pwede ninyo itong laruin kasama nila. Anong meron sa nativity scene? Ang gagawin ninyo, bubuin ninyo ang larawan ng pagkapanganak ni Jesus. So, ayan. So, una, maaari kayong mamili ng background kung saan ipinanganak si Jesus. So, pwedeng, ayan, sa maliit na kubo, sa kuweba, ayan, o sa sabsaban. Anong gusto ninyo? Ito, una, pangalawa, o pangatlo? Pangatlo daw, sabi ni Yuri. Sige, pangatlo. So, dito tayo sa maliit na kubo. Tapos, ang mangyayari, mamimili na kayo ngayon ng mga tauhan o karakter na gusto ninyong ilagay. Sinong gusto ninyong unahin natin? Jesus. Ay, salamat naman! Si Jesus ang unahin natin. So, lalagay natin si Jesus. Ayan na si Jesus. Saan natin siya lalagay? Dito. Okay. Lagay natin siya. Oh, sige, magdadagdag na tayo. Sinong gusto ninyong isunod? Si Maria, Maria at si Jose. Oh, si Maria at si Jose. Kimi. Ayan,
So ano nakikita ninyo? Nabubuo natin yung larawan na kung paano ipinanganak si Jesus. Sana malaro ninyo ito o magamit ninyo ito kasama ang inyong pamilya. Diba? Sige. Sa inyo namang paaralan, mga kaklase o mga kaibigan, sa paanong paraan naman ninyo maipapakita ang kahalagahan ng Pasko? Sisimulan ko sa pagkinig kay teacher sa silid-aralan. Okay, magaling, Kimi. So makikinig muna tayo sa teacher, kay teacher, pagka tayo ay nasa silid-aralan o classroom. So pagka nagsasalita si teacher, anong gagamitin natin madalas? Tenga. Tenga muna. Eh, paano pagka may tanong si teacher? Anong gagamitin? Bibig naman. Mamaya, tahimik lang kayo, may tinanong si teacher. Diba? Sige. Eh, sa inyo naman mga kaklase o mga kaibigan, paano ninyo maipapakita ang kahalagahan ng Pasko? Gagawin ko ang takdang aralin ko. Magaling, Franco. Gagawin mo ang iyong takdang aralin para pag nakita ka ng mga classmate mo, uy, si Franco, gumagawa siya ng takdang aralin niya. Magandang model si Franco para sa atin. So, tayo din, dapat ma-inspire tayong gawin yung ating mga takdang aralin o homework para mas mapalakas natin yung ating pagkakaibigan. Sa mga mahihirap naman, sa paanong paraan ninyo kaya maaring ipakita ang kahalagahan ng Pasko? Simulan ko po sa pag-donate ng mga lumang gamit ko. Kasi po, kapag itapon nyo lang naman, hindi naman po mapapakinabangan ng mga iba. So, kailangan lang po natin i-donate para magamit ko. Magaling, Yuki. Kesa masayang ang mga luma nating gamit na pwede pa namang gamitin ng iba, kesa itapon, sabi ni Yuki, ipamigay na lang natin sa iba. Ako naman po, ipapagputuloy ko po ang pag-donate ko po sa World Vision na sinimulan ko po dati. Okay, Gary. So dati nakapagsimula ka na sa pagbibigay sa World Vision. Maganda nga na maipagpatuloy mo yun. Maganda naman ng inyong sagot. Panigurado, natutuwa si Jesus na siya nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong Desyembre. Ngayon naman, meron ba kayong tanong para sa akin? Ako po. Sige, Rafi. Brother, meron po kayong pamilya? Meron. Ako ay merong dalawang kapatid. Ang kuya ko, si Brother Jello yung pangalawa, si bunso namin, babae. Kasama nila sa bahay, yung mama ko, saka yung papa ko. So, lima kami sa pamilya. Nasaan na po ang pamilya ninyo? Ang pamilya ko, Kimi, sila ay nakatira sa Antipolo. Narinig niyo na ba yung Antipolo? Opo. Sikat yung Antipolo kasi sa Antipolo meron kaming talon o waterfalls. So doon nakatira yung aking pamilya. Sa mga brothers naman po, paano niyo po napapakita ang pagmamahal sa bawat isa? Okay. Bilang isang brother, siguro una sa lahat, tulad ninyo, ako ay nagiging masunuring brother sa mga mas nakakatandang brother sa akin. Pag sinabi nila na kailangan gawin itong bagay na to, tulad ninyo sa bahay, kailangan gawin ko din yun. At syempre, para maging isang mabuting brother, kailangan din si Brother Jello ay maging isang mabuting halimbawa tulad sa mga batang katulad ninyo. Franco, sino po ang tatay o nanay niyo sa mga brothers? Tatay o nanay ko sa brothers? Sa totoo lang, marami sila. Kasi ang mga brothers naman, halos lahat sa mga brothers, lalo na yung mga mas nakakatanda, sila ay maalaga, mapagpasensya. Kapag may nagagawa si Brother Jello na mali, nagpapasensya din nila si Brother Jello. At mapagmahal. Ano po ang nagugustuhan niyo po sa pagiging isang brother? Wait, ano ba nagustuhan ko sa pagiging brother? Ito yung pinakagusto ko sa lahat. Yung nakakausap ako ng mga mas bata sa akin, nakakapakinig ako sa mga kwento, yun. Yun ang pinaka-the best para sa akin. Yuki, paano po nakakatulong sa inyong pamilya ang pagiging isang brother? Nakakatulong ito kasi
Kapag may problema yung aking pamilya, kadalasan sa akin sila nagtatanong. Minsan niya pati yung aking mama tsaka yung papa, kapag may problema sila, "Nak, paano bang gagawin natin dito?" Maghihingi ng advice. Oo, nangihingi ng advice, tama yun. O kaya minsan naman, tatawag yung kapatid ko, "Kuya, ipagdasal mo naman ako kasi meron akong mahalagang trabaho ang kailangan tapusin." So yun, mga payo tsaka mga advice. Meron pa po akong isang tanong ba? Sige lang, Yuki. Bakit niyo po nagustuhan ang maging isang brother? Bakit nga ba nagustuhan maging brother? Kasi gusto kong maging kuya sa nakararami. At yung title na brother, ano ba Tagalog ng brother? Kuya. Tama yun, di ba? So yun ang gusto kong gawin. Maging kuya sa nakararami tulad sa katulad ninyo mga mas nakababata sa akin. Meron pa po ako isa. Sige. Ano po ang i-let go nyo bilang brother? Okay, naalala nyo yung kwento natin kanina kay Maria, di ba? Ang bata-bata pa niya nung sinabi sa kanya na, "Oh Maria, meron kang bagong responsibilidad. Magkakaanak ka." Sa akin, hindi naman ako magkakaanak. Di ba? Pero, yung responsibilidad. Dahil ako ay pumasok sa brother sa batang edad din. Ako ay 19 nung nagsimula akong pumasok sa brothers. At dahil doon, kailangan kong isakripisyo ang ilang bagay sa aking buhay tulad halimbawa ng paglabas kasama ng mga kaibigan. Hindi na ganun kadalas. Sige, Kimi. Ano po ang pinakamahirap na pagsubok na inarap mo sa iyong buhay? Okay. Pinakamahirap na pagsubok? Mahirap na tanong yan. Pero sige. Bago ako naging brother, nung ako'y bata pa, nung ako'y kaedad nyo lamang, kadalasan ang kasama ko, lalo na sa pagtulog, ay yung aking lola. Katulad ng ginagawa ko ngayon, pinakwentuhan niya rin ako ng mga bagay tulad kay Jesus, tulad ng mga santo o mga saints. Yun ang aking kwento bago matulog. So, malaking bagay yung mga kwento na yun para sa desisyon ko maging brother. Kaya lang, bago ako naging ganap na brother, ang aking lola ay pumanaw. Siya'y namatay na kasi siya'y nagkasakit. So, nung siya'y namatay, napaisip ako, sabi ko, ngayon na wala na yung lola ko, magbabrother pa ba ako? Tapos, dun ko na siya nakita sa aking panaginip. Sabi niya, masaya siya sa ginagawa ko, kaya ipagpatuloy ko lang. Kaya, tumuloy ako maging brother. Okay? Naku, nakakatuwa naman kayo. Nakakatuwa yung inyong mga tanong. Tsaka, kitang-kita ko na nakikinig talaga kayo sa kwento natin ngayong araw. Kaya sana marami kayong napulot na aral. Tandaan natin na una sa lahat, ngayong Disyembre, ang pagdiriwang ng Pasko ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng regalo. Kaya tayo tumatanggap ng regalo dahil ito ay paalala na meron tayong ipinagdiriwang. At ano nga yung pinagdiriwang natin? Sabi natin kanina? Kaarawan ni Jesus. Kaarawan ni Jesus. Magaling. At sa pagdiriwang natin ng kaarawan ni Jesus, huwag nating kakalimutan na tulad ng mga pastol at ng mga pantas, dapat tayo rin ay may regalo na iahandog. Hindi naman dapat yung regalo, iPad. Hindi naman dapat ganun. Pwede naman sa pamamagitan ng ating regalo ay sa pamamagitan ng pagmamahal sa iba. Tulad ng sinabi ninyo kanina, pagmamahal sa pamilya, sa kaklase at kaibigan, at higit sa lahat, pagmamahal sa mahihirap. Salamat sa inyong lahat, salamat sa pakikinig, salamat sa inyong mga tanong at mga sagot. At dahil dyan, ako si Brother Jello at ito ang aking kwento sa araw na ito. At sa ngalan ko ng bumubuo ng De La Salzobel, kami po ay bumabati sa inyong lahat ng Maligayang Pasko!